Ito ang ating pasyente ngayon. Ito ay dahon na electric pan. So, ayaw daw gumana. Testing muna natin. Meron tong pindutan. So, mura lang to. Kung malala ang sira nito, tapon na natin to. Pero kung hindi naman, tingnan natin din kung anong nilalaman nito. So, meron lang siyang isang switch dito. On-off. Tapos flag. Saksak natin sa ating watt meter. Nakaunta tayo doon. Testingin natin. Pipindutin ko lang itong kanyang switch sa wire. Wala. Ayaw. Wala. 0 watts. Parang ito lang ang diferensya. Oh. Ayaw pumindot. Napindot siya pero walang click. Dapat to, hindi ako nagkakamali, nagkiklik to. Tik, tik. May bukasan ba to? At ayaw, wala siyang bukasan. Ang electric pan nito ay nakasuksok lang ba itong dahon? Okay. Nakasuksok lang pala ito. Kakaiba yung motor nyo. Tingnan natin kung anong motor nito. Para siyang may magnet. Buksan natin kung anong makikita natin dito. Yun. Ganun lang pala yun. May tatlong tornilyo. Subukan natin buksan. Tingnan muna natin kung paano gumagana ang motor nito bago natin buksan yung switch. Mayroon siyang spring. Ah, okay. Mounting lang to. Ito talaga ang naikot. Maganit. Solid na natin. Mounting lang siya. Huwag tayong makikita dito. Subukan natin itong buksan. Ito ay walang screw. Mayroon pala nakasulat sa kanya. FT-005 1 ampere 250 volt dash U? Anong U? Okay, pagka ganito, ibig sabihin to, meron lang tong lock. Ayaw, hindi makuha sa pokpok. Subukan natin ang flat screwdriver. Yun, screwdriver na flat lang. At, ayun, meron siyang physical switch. Napakanipis ng wire, oh. Kinat lang yung isang wire. Okay. So, mechanical switch to. Ayun. Ayun, nagano na. Ayun. Ayun naman. Nung pinakpo ko kanina. Ayan. Ayan. Konting pokpok lang. Nag-stack up lang yung switch. Nag-stack up. Ang kailangan natin dito, bugahan natin ng penetrating oil. Ayan, ang dami. Yun. Ayaw pa rin bumalik, oh. Konting palambot pa. Bibigay din yan. Ayan, konting batok lang at langis na penetrating oil, okay na siya. Ngayon, tester rin natin. Naka-continuity test lang tayo. Ano? 0 ohms. So, maganda. Tingin ko okay na to. Tapos, lagyan natin ang tingin natin sa resistance niya. Kung ilan ang resistance nito. Para, for reference lang, kung magta-trouble kayo, on ko lang. 1.2 kilo ohms o 1,200 ohms. Okay. So, ang wattage nito ay mababa lang. So, ganun lang kasimple. Testingin na kagad natin kung gagana. Saksak natin sa ating watt meter. Ay, umandar kagad. Naka-on pala yun. Tayo 6 watts. Katayin ko. Sindihan ko. 6 watts. Okay na.
So, switch lang ang sira. Lagyan natin ng LC. Tingnan natin kung anong wattage nito. Ang baba ng wattage niya. 6 watts eh. Wala tong speed. Isang on tsaka isang off lang. On natin pag may LC. Seven watts lang. Subukan natin sa ating mini anemometer kung ilan yung kanyang wind speed. Teka lang. On ko lang. Malakas din yung ikot niya. 2.8 kaya nakita ko. 2.5. Ayan. Diba sa ating camera. 2.7, 2.8. Pwede na rin. Sa 7 watts. So, matipid para sa kuryente to. Bago natin tapusin tong video na to, tingnan natin kung anong nilalaman tong motor na to. Curious lang ako. Buksan natin. So, yung trap niya dito, natanggal ko na. Nakasuksok lang. Ngayon, meron ako nakikitang screw dito. O kaya, tatlong screw dun. Subukan natin tanggalin tong screw na to. Ayun, nabunot. Ah, okay, lock lang. Lock lang siya. Ayun yung wire, nahihila o. Bali, ito lang yung kanyang motor. Ayun, umikot. Ah, okay, hindi to ikot kasi ayun nga naikot sa loob o. Para nga siyang merong permanent magnet. Okay, buksan natin. Meron tayong tatlong tornilyo. Tingnan natin kung repairable to. Ayan lang siya. Ano to? Permanent magnet nga o. Meron siyang magnet. So, pag nasira pala to, pwede nating kalakalin. Meron lang tayo dalawang wire. Yung wire dumaan sa kanyang parang fuse. So, meron pa rin siyang safety kahit papano. Hindi pala fuse yun. Talian lang pala yun. So, wala siyang safety. Two wire lang siya. Diretso dun. Ayun lang. Kala ko fuse yun. Oh, sorry, hindi pala kita. Kala ko ito ay fuse kanina. Two wire lang pala siya. So, diretsyong-diretso lang dito. Meron siyang heat shrink. Lipis ng wire, oh. Hindi ko na siya mabuksan. Kasi pa masira na to. Hindi ko maalaman kung paano nila minonto. So, disposable talaga to. Ayun, merong lock sa loob. Makita mo yung lock. Makita natin yung lock, eh, no? Meron siyang lock dito. Yun lang ang pumipigil, oh. Yung circlip na yun. Pag natanggal yun, pwede itong persahin. Kung sira na, kunin nyo lang yung magnet. Kasi yung magnet niya, hindi siya ganun kalakas, oh. Tingnan natin kung kaya niyang higupin yung tornilyo. Ayun, nahawakan niya yung tornilyo niya. Pero ang hina, may nang magnet lang. Pangit din. Tapos isang coil lang nasa loob. Ayos. Ganun lang ang kanyang construction. Okay, assembling ko lang to, tapos testing ulit natin kung gagana pa. Hindi siya repairable, pero kung ayaw umandar, hindi na ganang switch. Subukan nyo rin buksan to, baka naman nabunot lang dun sa hinang dun sa dulo nito. Kaya, posible rin yun kung yun sira. Pero bukod dun, huwag nyo nang subukan i-repair. Palit na lang tayo bago. Ito ay slotted. So, slotted pala to. May tamang pwesto. At ayun yung ating lock na tornilyo para hindi umikot o pilipitin yung wire. Subukan ulit natin. Hindi siya pwedeng hindi nakaklip. Alright. So, buo pa. Nakasurvive. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. So, kung malala ang sira, huwag nyo na pilitin. Mura lang yan. Sa paggagawa ko ng video na to, nakita ko sa online, nasa 129 pesos lang siya. Kung meron kayong penetrating, maganda palagi tayong may penetrating oil. Kasi, pantanggal talaga ng mga barabara yan mechanically. So, WD-40 ang gamit ko.